Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon Pilipinas, magandang umaga, tanghali, hapon or gabi saan man sulok ng mundo. Miga love shout out sa mga kapwa ko po FWs around the world. Hello, miga love shout out po sa inyong lahat. At kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. So, yung topic natin ngayon ito na, huhulihin na ba si Duterte ng taga-ICC? At sa tulong ni Bangag, ni Apolakbay, na andun ngayon sa Brunei, pupunta ng Singapore din, no? So, naglalakbay na naman yung ating presidenteng manlalakbay, no? Huhulihin na ba si Duterte? So, mayroon dito balita kahapon na mayroon daw 40 ka police officer sa Davao City na ordered to relieve. Grabe, no? Inalis talaga, no? Tapos, may 2 batalyong Special Action Forces or SAF ang dumating sa Davao kahapon. Wala naman po gira sa Davao, mga lalabs, mga bayots. Ano naman doon ngayon? Peaceful po naman ang nasa ang Davao ngayon. So, bakit mayroon pong pinapunta doon, inutosan ito si Bongbong Marcos, hindi man yan pupunta doon yung taga, yung mga SAF, commanders, yung mga police na to, na Special Action Forces sa Davao, kung walang utos ng commander-in-chief, sa utos din iyon, utosan ni Marcos, ni Liza, si Browner na sa AFP, utosan mo yung SAF kasi siya man yung general ng AFP Armed Forces of the Philippines. So utosan niya yung tong SAF o 2 batalyon, punta kayo doon sa Davao, hulihin niyo si Duterte kung may makitang pagkakataon. Kasi wala na itong 40 na to yata, parang ito yung nagguguwardiya kay Duterte, no? So tinanggal sa bumiyahe si Marcos, di ba? So, para sabihin, wala siyang kinalaman doon. Ganon yung ganon yung kanyang tawag dito, mga technique. Pero luma nang tugtugin yun, di ba? So, ngayon, bakit ba ipapahuli ni Marcos si Duterte? Kaya huwag po tayong maniwala sa sinasabi ni Marcos na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC. Kapag may pumunta sa Pilipinas para hulihin si Duterte, sabi niya, di ba, naninindigan sila na hindi daw sila makikipag-cooperate sa ICC. Hindi po yun totoo. Dahil iba po ang sinasabi ni Bongbong Marcos sa media, sa taong bayan. Kunwari, mabait siya, etc. Pero hindi po siya ganun. Demonyo po si Bongbong Marcos na binoto natin, na binigyan natin ng pagkakataon. Patunayan na hindi totoo ang paratang sa kanila na sila ay mamamatay tao, magnanakaw. O ngayon, itong kanyang undeclared social media marshal. Lahat na nga lang Marcelo na sa Pilipinas, hindi lang diniklara ni Bongbong Marcos. Bakit? Takot siya. Dahil kapag ideklara niya yon, patay siya ngayon. Lulusubin siya doon sa Malacanang kagaya ng tatay, na kaya ngayon yung ginagawa dyan, diskarte nila either People's Initiative or CHATCHA, Economic Provision, para hindi siya matanggal. Pangalawa dyan, yung kaguluhan dyan ngayon, tension dyan na tumitindi dyan sa Taiwan ngayon at saka ng China. Kapag magkaroon ng matinding tension dyan, magkunwari, mag-declare si Marcos ng martial law, yun. Doon na niya i-formalize yun, ng martial law. So, dito balik tayo kay Duterte. So, ito ay, kasi hindi kaya siguro ng 5 PNP o 10 PNP or in BI pupunta sa Davao para hulihin si Duterte. Kaya tinanggalan si Duterte ng 35 or 40 ka police, no, na yun yung nagguguardiya sa kanya. Tapos pinadalhan doon ng 2 batalyon, na maghira doon. Pero so para saan yun?
Malinaw po mga lalab, mga bayots na political vendetta ito ni Bongbong Marcos at paghahanda po ito sa paghuhuli kay Mark ay Duterte ng ICC sa tulong ni Bongbong Marcos. Oh, halimbawa mahuhulihin si Duterte ngayon wala si Marcos dito, maghuhugas kamay siya. Di ko alam 'yan. So ngayon dito sa Facebook page ni Mayor Basti Duterte, mayroon siyang official statement. Sabi dito, the recent removal of police personnel in Davao City I condemned. O ginundin na niya, no? Yung recent decision to relieve 35 police personnel, including 6 station commanders and city director or director Colonel Richard Badang from their duties. This move supposedly in connection with an investigation into a by-bust operation appears to be an abuse of power from higher authorities. Talagang abuse of power, bakit? Ito yung nangyari ngayon dyan kay Governor Mamba, kay Hubahib, Governor Hubahib doon sa Tagom, kay Mayor, sino ba ito, Rama ng Cebu, dahil pumayag na mag-rally doon ang Hakbang Maisog. O sino pa? Nauna pa sa kanila, si Tevez, tinanggal. Anong ginaanap, pinakauna-una pa, si Bantag, binaboy nila. So yung sinabi ni Gadon na nagalit ang mga Ilocano kasi solid north, walang solid north. Pinatay na po ng mani Bongbong Marcos ang Solid North. Tumindi yon doon sa nangyari kay Bantag. Kasi yung mga igorot, siyempre galit sa ginawa nila kay Bantag, no? So, yun. Tawag dito. Sana ba ako? Maraming mga tao, si Dumanhog ng Negros din yata yun siya na mayor. Tapos yung vice mayor sa Hulusulo, si Pando Mudyasan, di ba? Anong ginawa na kay dating vice mayor Pando Mudyasan? Sa, siyempre dahil itong si Sakortan ay makaduterte ngayon, of course he's in power, tinanggalan po din nila, tinanggal nila sa pagiging mayor, vice mayor, si Pando Mudyasan dahil iupo yung tandem na apelido na first councilor. So, yun yung magiging vice mayor. So, ganun. Duterte yun. So, sa tingin ninyo, lahat ng tao, mga doon ay hindi, kumbaga yun sa Bisaya, pamagdumot, hindi yun magtanim ng galit sa Marcos administration, lalo na ngayon sa ginawa ni Marcos, hindi lang dito sa Davao City. Baka sasama pa itong 34 na ito o rumor pa. Mag-march sa papuntang Malacañang. Mag-march na kasi kayo kung kailan dumating si Marcos. Antayin pa ba ninyo yung tawag dito? July, may ano na tayo ngayon. Ay, wala na, mag 2 years na si BBM. Pwede na yan. Marami pa siyang gagawing kababuyan, no, sa gobyerno, sa taong bayan, habang andyan siya ngayon. Wala siyang pakialam sa mga nangyayari ngayon sa kanyang bansa. Panay sila bigay ng ayuda. Bakit? Ang laki kasi. 4 to 5% lang yata ang ayudang binibigay sa mga pobreng Pilipino. Tapos 95% doon kanila. Billions of pesos ang kanilang naibobolsa. Andun pa yung pangalan ni Bongbong Marcos sa sako ng bigas. Andun pa yung pangalan ni Martin Romualdez, etc. Mahal na bilihin. Walang trabaho, kapos, kulang sa trabaho ang mga Pilipino. So, saan ka pupunta? Anong na last option mo? Magnakaw, magbinta ng ipinagbabawal na gamot, kapit patalim. Dahil wala eh, kumakalam ang sikmura. Samantalang siya, travel ng travel, happy-happy, kung hindi man mag-travel, party sa Malacañang, ganyan. So, ngayon, tawag dito, ipapahuli na nila si Duterte by hook or by crook. At hindi lang yan siguro si Duterte. Kasali din yan si Kiboloy. So ito, ulitin ko, political vendetta ito ng Marcos. Dahil nga, ay hindi talaga nila mag-iba-giba ang Marcos. So yung 31 million na bumoto kay Marcos is no more. No?
wala na pong 31 million at napatunayan na yan doon sa rally ng kanyang mga aliporis na mga bayad na mga vloggers, mga patay gotong ng mga animal, mag-ilan lang sila. Nagtawag pa ngayon sila ng mga kakampi, no, ng mga pula, mga dilawang pink. So, ganun lang sila. Kasi yung dilawang pink, gagamitin si Marcos para sa 2025 election. Ganun din ang Marcos, gagamitin ang dilaw para sirain ang Duterte. So, walang nangyari. Kaya ang resulta ngayon ito, ginigipit ang Maysog Rally, lalo na dyan sa Tacloban, talagang bubuhos doon yung tao. No? Lalo na pupunta doon si Duterte, kaya yung mga flights, canceled, mahal ang ticket, binayaran na yung mga airlines, no, ticketing office, wala na mula Davao to Tacloban, Manila to Tacloban, or kung saan pa man. Dahil marami talagang tao pupunta doon. At yung Freedom Park doon, no, na ginawa ng parking lot na pagkaraklaki ng mga dump truck ang hinarang doon. Dahil alam nila eh. Plus, nagagalit pa ngayon yung mga taga Leyte. Lalo na doon sa mga Pilipin, mga kababayan natin doon na nakatanggap ng tulong mula sa Marco Asad, kay Ninoy. Meron din naman kay Pinoy, kahit papano. Hindi Ninoy para Pinoy. So, at kay Duterte, meron sila natanggap ng mga pabahay na ngayon nakatira sila. So, sasabihin walang nagawa ang Duterte. So, maraming nagalit ngayon kay Marcos. At nilaglag pa yung pinsan doon na si Alfred Romualdez na todo nagpasalamat dati kay Marcos, Bongbong Marcos, andun din mismo. Kasama ni Duterte that time. So, yun, nagalit pa sila. Dagdagan pa yun. So, mag-iinit talagang taga-Tacloban. Kaya ngayon, ang ginawa ay parang ni-lockdown yata, no? So, marami silang ginawa ngayon hindi maganda laban sa Duterte. O, itong dalawang batalyon na to, asahan natin, so keep safe na lang po kay Tatay Digong talaga. No? Basta ito ay political vendita ni Marcos Jr. Tama nga si BP Sara, manggagamit. Huhulihin si Duterte, dalawang batalyon ba naman sa Special Action Forces? Andun sa Davao, walang gira. Taray, sana all. Yung dalawang batalyon na yan na Action Forces, SAF, doon na lang yung dalhin sa West Philippine Sea. Di ba gusto mo, Marcos, makipag-gira sa China? Doon mo sila i-deploy, hindi sa Davao, dahil wala mang gulo doon.